tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Buntis nga ako. Paano ko sasabihin to kay inay? Lalong-lalo na kay Aris. Ano na lamang ang sasabihin niya sa akin kung malalaman niyang buntis ako? Si Aris ang nobyo ko, pero si Poldo nakabuntis sa akin. Anong gagawin ko? Ano? Saan kayo nagpunta si Poldo? Hindi naman siya dating ganito ah. Dati-rati, text ng text sa akin. Pero kagabi, wala na siyang text sa akin. Ano na kayang nangyari sa kanya? Nagliring ang cellphone ko. Si Poldo. Hello! Salamat at tinawagan mo ako! Sweetheart, kamusta ka na? Nasaan ka? Nag-aalala ako sa iyo eh. Saan ka ba nagpunta? Nasaan ka ngayon? Andito ako ngayon sa Cebu. Ano? Anong ginagawa mo dyan sa Cebu? Bakit ka umalis? Kailan ka pa pumunta dyan? Bakit mo ako iniwan ha? Hey, sweetheart. Paano naman ko ngayon? Ano ka ba? Bakit ka umiiyak? Tinawagan nga kita para hindi ka malungkot eh. Oh, umiiyak ka na naman. Hindi na ako tatawag sa'yo kung ganyang iiyak-iyak ka palagi. Paano naman kasi? Nag-aalala ako sa'yo. Naisip kong iwanan mo na ako pagkatapos na may nangyari sa ating dalawa. Hindi kita iiwan, Sudan. Sa ganda mo ba naman yan? Iiwanan kita? Ikaw kasi, okay? Hindi mo man lang sinabi sa akin na alis ka pala. Oo na, pasensya na. Ha? At hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Teka, ano bang ginagawa mo dyan sa Cebu? May nagalaw sa akin ng trabaho sa akin dito. Medyo malaking sahod kaya tinanggap ko kagad. Kailan ka babalik dito? Iyan na mo, miss na miss na kita eh. Hindi ko pa nga alam. At kaya kita tinawagan para sabihin ko sa'yong miss na rin kita. Kaya lang, kailangan talagang kumayod eh. Para na rin sa ating dalawa. O, paano? Text na lang kita. May trabaho pa kasi ako, ha? Sige, bye! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ah, ito po. Kumulo na ho siya, tita. Ano po bang gagawin ninyo? Mabisang gamot daw ito sa pananakit nitong balikat ko. Biglang na lamang sumakit eh. Baka nga ho, gamot na ho yan. Kasi ganyan din po ang naramdaman ng mami ko. Biglang raw na sumakit isang umaga. Oo nga eh. Ayoko namang uminom ng mga tabletas. Kaya heto na lamang ang ipanggagamot ko. Inay? Nariyan na ang anak ko. Anak! Narito kami sa kusina! Wala na ba kayong ibang gagawin dito sa kusina, tita? Wala na. Ang mabuti pa eh. Bumalik ka na sa sala. Siguradong naroroon na ang anak ko. Siguradong nag-uusap na kayo doon sa sofa. At nagpapahinga na yun. Sige po. At heto nga, buntis ako ngayon. Anong gagawin ko? Nasa malayo pa man din si Poldo. Di pwedeng lalaki ang anak ko nang walang kinikilalang ama.
Kailangan malaman ito ni Poldo sa lalong madaling panahon. Mabuti pa, itetext ko siya. Hi, sweetheart. Aris? Oh, bakit? Para kang nakakita ng multo. Kanina ka pa ba dito? Saan ka dumaan? Bakit sa kusina ka nang galing? Kanina pa ako dito, sweetheart. At kaya ako galing sa kusina. Dahil tinulungan ko ang inay mo. Ah, siya nga pala. Ikaw, saan ka galing? Umalis ka raw dito sa bahay ninyo nang hindi nagpapaalam sa inay mo. Ha? Ikon kasi. Bigla akong tinawagan ng kaklase ko tungkol dan sa project namin. At ikaw, pupunta ka pala dito. Hindi mo man lang sinabi sa akin o tinext man lang. Nagulat tuloy ako nung nakita kita. Nakita ko kasi ang isa mong kaklase at hinahanap ko sa akin. Gusto ka raw yatang makausap ng teacher mo sa isang subject mo. Ah, teka muna, nakapag-exam ka na ba? Ha? Oo naman. Pagkabigay mo sa akin ng pera, binayad ko kaagad. Mabuti naman kung ganun. Ah, siya nga pala, paano yung inialok ko sa'yo? Nakapag-isip-isip ka na ba? Anong inaarok mo? Yung kasalin, di ba? Ha? Oo nga pala, no? Oo. Oo na ba? Magpapakasal na tayo? Tinatanggap mo na ang marriage proposal ko? Ha? Ang ibig kong sabihin, pag-iisipan ko pa, to naman, di pa nga tayo nakakapag-graduate eh. Kasal na agad ang gusto mong pag-usapan. Hindi ba pwedeng namnamin muna natin ang pagtatapos natin sa kolehiyo at saka natin pag-usapan ang tungkol sa kasal? Okay, ikaw ang bahala. Basta kung feeling mo na gusto mo nang magpakasal tayo, sabihin mo kaagad sa akin at magpapakasal na tayo sa simbahang gusto mo. Pasok kong sitwasyon. Si Poldo dapat ang mag-alok sa akin ng kasali. Dahil siya ang nakakuha ng aking pagkababae. Buntis ako. Pero si Aris naman ang nag-aalok sa akin ng kasal. Anong gagawin ko? Dapat bang magpakasal ako kay Aris? Ngayong buntis ako sa ibang lalaki. Anak, buksan mo kaya itong pintuan ng kwarto mo. Inay na naman. Ano na naman kasi ang ipag-utos mo sa akin, inay? Anak, sige na. Buksan mo itong pintuan ng kwarto mo. Oo. Kakais naman. Oh, bakit na naman ho ba? Halik ka nga doon sa kusina. Anong gagawin natin sa kusina? Punasan mo nga itong likod ko ng maligam-gam na tubig. Mula doon sa pinakulon ni Aris kanina. Ng mga dahon at saka mo pahiran ng hot oil itong balikat ko at nang mawala na ang sakit. Ano ho? Ano bang tingin niyo sa akin? Albularia? Na kung ano-anong ipapahid ko dyan sa likod niyo? Ipahid mo na lamang, anak, para maibsan na ang kirot na nararamdaman ko. Kayo na lamang. Nagagawa niyo naman yung mag-isa ang punasan ng likuran niyo eh. Sumasakit kasi ang balikat ko. Sa tuwing naigagalaw ko ang braso ko eh. Kaya ikaw na lang. Alam niyo, sobra kayong OA. Kunting sakit lang naman ang nararamdaman niyo, ipapapunas niyo sa akin. Ang dami-daming libag dyan sa likod niyo kaya. Nakikiusap ako, anak. Sige na, talagang hindi ko kaya. Pumunta na lang kayo dyan sa kapitbahay natin. Si Beulie, utusan niyo siya. Siya na lang ang bahalang magpahid ng hot oil dyan sa likod ninyo.
Ano ba tong nababalitaan ko na may nobya ka na raw? Opo, may nobya na nga po ako, Mami. Kilala niyo po ba si Vivian? Si Vivian, yung anak ni Angeling na taga kabilang barangay? Opo, Mami. Sige. Hindi ako tututol sa relasyon ninyo, pero sana ay wag muna kayong magpakasal. Total, hindi magtatagal ay maaprubahan na ang petisyon namin sa iyo ng daddy mo. Para na rin sa kinabukasan mo, anak. Magandang hapon po, tita. Ay, ikaw pala, Alice. Halika, pumasok ka. Wala dito si Vivian eh. Dahil pumunta yata sa palengke. At may bibilhin daw. Okay lang po. Hihintayin ko na lamang po siya. Siya nga po pala. Kumusta na po ang balikat ninyo? Masakit pa, iho. Sumasakit kasi ang balikat ko. Sa tuwing itataas ko itong kamay ko, parang pinahihirapan ako eh. Bumili nga po pala ako ng gamot tulad dun sa ipinapahid ni Mami ko sa braso niya. Ha? Ito. Matatanggal kaya ang sakit at kirot? Subukan po ninyo, tita. Dahil isang pahid lang ni Mami ko niya ni tanggal daw ang kirot. Ganun ba? Epektibo kaya ito? Oo, garantisado po yan. Subukan na ng Mami ko. Subukan nyo lang na ipahid. Kung hindi epekto sa inyo, wala naman pong mawawala eh. At sasamahan ko na lamang kayo sa doktor, halimbawang hindi pa umiepekto. Sabagay, paano ko nga malalaman kung magagamot ang sakit ko kung hindi ko susubukan? Sige, mamaya, pagdating ng anak ko, ipapapahid ko sa kanya. Wala pa naman si Vivian. Kung gusto ninyo, ako na lang ang magpahid. Total, sa balikat po ninyo gagamitin yan eh. Ha? Bakit? Okay lamang ba sa iyo, iho? Oo naman po. Ako nga po ang nagpapahid sa braso ng Mami ko eh. Ay, sige na nga. At nang masubukan nga ang visa itong binigay mo sa akin, sana nga ay epektibo. Magtatatlong linggo na, pero hanggang ngayon, hindi pa rin tumatawag si Poldo sa akin. Kahit mag-text lang sana, pero wala. Ano kayang nangyari sa kanya? Hindi ko patuloy nasasabi sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko. Tinatawagan ko siya, pero out of coverage, eh rin naman yung cellphone niya. Wala na tuloy kaming komunikasyon sa isa't isa. Naalala ko tuloy ang sinabi niya na e-text na raw niya ako pag nandito na siya. Gusto kong kumain ng mangga, pero wala namang kukuha para sa akin. Kung nandito lang sana si Puldo sa aking tabi, siya na lang uutusan kung bibili ng mangga. Wala naman siya. Hindi bali. Mamaya, ite-text ko siya. Vivian? Friend, ikaw pala. Mabuti nakita kita dito sa palengke. Pupuntahan sana kita sa inyo eh. Ha? Bakit mo ako pupuntahan? Dumating na si Poldo. At sinabing puntahan mo raw siya sa bahay nila ngayong hapon. Ha? Totoo? Dumating na si Poldo
Salamat naman. Kailangan malaman niya ang aking kalagayan. Kailangan malaman niya na buntis ako at nang magpakasal na kaming dalawa. Saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Hindi, ba't sinabi ko naman sa'yo na destino ko sa Cebu para i-supervise ang kumpanya ni Papa doon. Eh, bakit hindi mo tinawag sa akin? Bakit hindi ka tumawag o mag-text man lang? Alam mo naman, busy ako masyado eh. Ha? Hindi mayroon maging supervisor, lalo na't kumpanya ni Papa. Eh, para sa ating namang dalawa yung ginagawa kong ito eh, ang pagtatrabaho ko. Hindi baling malayo ako. Importante, may pera tayo. Babalik ka pa ba doon? Para kasi hindi ko kaya pag malayo ka sa akin eh. Ikaw lang ba? Pati rin ako, no? Sobre kitang namimiss, Vivian. Poldo, miss na miss kita. Alam mo, sabi ko naman sa'yo, hindi lang ikaw nakakamiss sa akin, pati ako. Ikaw lagi yung laman ng isip ko. Araw at gabi. Ako rin, Poldo. Araw at gabi, mamimiss kita. Poldo... Ano? Babalik ka ulit sa Cebu? Sweetheart, kailangan yun eh. Di ba sabi ko naman sa'yo, andun yung trabaho ko, kailangan kong isupervise yung mga tauhan doon ni Papa. Kung ganon, bago ka aalis, may ipagtatapat ako sa'yo. Ano yun? Buntis ako, Poldo. Ano? Oo, nagbunga ang ating ginawa noon, kaya kailangan pakasalan mo ako. Ha? Sandali, kuhan, pakakasalan kita pero huwag muna sa ngayon. Dahil wala pa akong ipon eh, hindi pa pwede. Ha? Ano? Mag-iipon pa ako. Hindi pa ako handa sa pagpapamilya, sa responsibilidad. Ano? Kailangan mo akong pakasalan. Dahil buntis nga ako. Bakit? Ha? Ayaw mo akong pakasalan? Ha? Pakakasalan kita pero huwag muna sa ngayon. Dahil wala nga pa akong ipon eh. Kailan mo ako pakakasalan? Pag malaki na ang tiyan ko? Pag naipanganak ko na ang bata, ganun? Bimbiyan, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Pero sa ngayon eh, magpakaligaya muna tayo. Pagkasalan nga kaya ni Poldo si Vivian. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang tarugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha!
Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.